Sisimula na po ang mga barangay po mag house to house. Meron pong form para ma-identify yung 18 million na Pilipinos, and then maibigay na po ang 5 to 8,000 per family. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Awa po ng Diyos, nag-test na negative si Congressman Yap po. Kaya hindi na po tayo naka-self-quarantine. Pero we have to really still stay at home. Mga essential lang ng paggagalaw. At kami bilang nasa gobyerno ay obligasyon namin masigurado na dumadating ang mga kailangan ng mga barangay. No? So nasa likod ko po si Congresswoman Lani. Siya ang kumakausap sa ating pong community leaders. Makikita nyo po, ayan po ang ating community leaders po. Ayan pong naka-red at yung mga kasama. Nandiyan po yung mga goods na naka-repack. So ang mangyayari po sa basketball court na ito, binaksak lahat dyan. Nandito po ang mga kasamahan natin na sa PNP. So binaksak natin sa leaders nila dito. Sila na po ang mag-house to house. That way po, number one, siguradong makakarating kasi magkakapitbahay yan. Hindi naman magkakadugasan yan. Number two po, walang bagong elemento o tao na ini-introduce sa community para po hindi magkahawaan. So gusto ko lang pong ulitin na we have to consider, isipin na lang natin na each one of us infected na. So wag nating isipin na mahahawaan tayo. Isipin natin nakakahawa tayo para ma-restrict din natin ang movement natin. Gusto ko po talagang lapitan ang aking mga kababayan dito at kamayan, pero it will not be good for them. It will not be good for all of us, no? So, alam ko po, ang dami pong nagte-text kailan naman yung sa amin, all over the country, no? So, gusto ko lang po kayong i-update. Nakita ko na po ang guidelines. Maganda po ang guidelines ng ating iba't ibang ahensya. Congratulations po sa lahat, no? Sa DTI, DSWD, doon po sa DOLE, sa of course sa economic team, sa ating Pangulo, na ang bilis na pagsama-sama yung mga guidelines sa iba't ibang programa at yung pera na sa kanila na. So we're expecting that this week magsisimula na po ang mga barangay po mag-house to house. Meron pong form para ma-identify yung 18 million na Pilipinos, and then maibigay na po ang 5 to 8,000 per family. But in the meantime, mga LGUs at ang mga nagdo-donate po, mga kongresista, ang mga private donors po nagdi-deliver katulad po sa nangyayari dito ngayon. I urge everyone na bigyan nyo ng tsansa ang gobyerno. Alam po namin na nainip na rin po kayo at yung iba nagsasuffer na po talaga. Marami po talaga nagsasuffer. Hindi lang po sa gutom, kulang ng gamot, kulang ng pangangailangan. Pero yung magnitude lang po kasi talaga, no? So kagabi po, kausap ko si Secretary Duque at narinig ko naman po yung ibang gusto ko marinig, no, tungkol sa PPEs. Kausap ko si Secretary Galvez, yung bago po na siya po mag-chief implementer. Napaka-competent na tao po na to. Matagal ko na po itong kilala. So I know it is sometimes parang asking too much na magtiwala sa isang panahon na ang dami natin pwedeng ireklamo. But we're I think the government is getting our acts together. And, you know, katulad dito po sa siyudad ng Taguig, I was informed kanina na 20,000 to 25,000 packs a day. So on the fifth day, on the fourth day, nakaisang ikot na sa lahat ng mga nangangailangan. And on the fifth day, mauulit naman yung una. So makikita nyo all over the highly urbanized cities around the country, can you isipin nyo po ang Taguig, ang Pasig, ang Muntinlupa, Las Piñas, no? Pero isipin nyo yung laki ng Quezon City, ang laki po ng Maynila. So, konti pong pasyensya at tiwala. I think naririnig naman po ang complaints at boses nyo, no? And tapusin lang po namin trabaho dito. We will look at two more areas and make sure lang na nasusunod talaga. Nandito po ang ating mga kapulisan po, no? Ako medyo nalulungkot po ng husto kasi nasa likod lang po kami ng NCRPO na nakatira, at alam nyo po, naghahanda na rin po sila ng mga kama para sa mga pulis po na nagkakasakit. So wala pong immune dito. Hindi porke nakapatig sila o may baril sila, ibig po sabihin takot sa kanila ang virus. So pakiusap sa mga kababayan na dumadaan po sa checkpoint,
tao din po, may pamilya din po ang mga pulis at militar, kailangan na kailangan din po nila ang tulong nyo, no? So, makikita nyo po, iba-iba din ang protective gear nila, no? Kasi medyo everyone is just producing kung ano meron tayo, no? So, dun sa ating mga kababayan, lalo po sa palayo sa mga syudad, yung mga first responders po natin at saka yung mga frontliners, hindi lang po doktor at health officer, at syempre yung mga health workers natin ang una, pero ito pong mga police, mga barangay tanod, bigyan din po natin ng mga personal protective equipment nila. So God bless you po, everyone. Will continue to update you. It's Sunday today, pero kanina kausap ko DSWD, tuloy-tuloy po ang trabaho nila. So I expect tomorrow or Tuesday there'll be major announcements po, and you will start receiving po yung para sa month of April in the next few days. So una po muna kami, ha. Take care po. Kung meron pong nagkasakit, ay report nyo kaagad at tutulungan natin sa abot na makakaya, ha. So lakad po tayo papunta sa court. I'm trying to answer po yung inyong pong mga katanungan. Doon po sa mga yung sinasabi may barangay o DSWD survey, lalo po yung isang PWD na hindi daw nakasama, initial pa lang po yun. At saka hindi, I mean, kung meron po kayong ID na senior citizen kayo or single parent or PWD, valid na po yan, no? Regardless of the different surveys na na iniikot ngayon. Pero bibigyan po talaga ang barangay ng form para malaman po yung mga households, para po pag-distribute po nung 5 to 8,000, depende kung anong region po kayo. Kaya po dun ibibigay po yon, kasi 18 million households po all around the country ang bibigyan. Pero except for dun po sa sa conditional cash transfer, gandang hapon po. So except po dun sa nasa conditional cash transfer na parang idadagdag na lang sa kanila, hindi may identify kasi depende na saan kayo ngayon. That's why yung barangay pong iikot at may isang standard form po yung iba't ibang mga ahensya, no? But I'm only talking about the 5 to 8,000 for the 18 million families. Yung ibang ongoing projects at saka yung mga LGU po, mga barangay at private donor, may kanya-kanya pong sistema, depende po kung anong makakatulong sa lugar nila, no? Ang ano ng pakiusap po, at kaya kami umiikot, this time naman, distrito naman po to ni Congresswoman Lani, because we want to make sure na nakakarating, but we want to make sure nakakarating in a manner na yung enhanced quarantine hindi po nababiolate, no? So far naman po, so good, except for pa isa-isang kumpulan ng mga tao, no? So, kanina po, nakita nyo mga goods galing sa city. Ito naman po, galing sa DSWD. So, ayan po, no? Thank you very much po, Sec. Rolly, at sa lahat ng mga kinaukulan, no? Bukas, alam ko, pag-uusapan paano yung production ng NCR at ibang lugar mas lalong maparami, kasi nga kailangan ng additional na tulong. But makikita nyo po, no, usually pag nagpa-meeting kami dito, overflow tong court na to. Pero kita nyo, ang kausap ni Lani, 1, 2, 3, 4, 5, limang tao lang po. At yung limang po na yan, sila na po magdi-distribute bahay-bahay po ng mga ito. So tuloy nyo lang po yung mga nagsasabing wala pa at pinopost nyo po dito. Sige po, tinitignan naman po namin yung mga post nyo. Pero ang intention po talaga, at least in our city, is that in a 4-day period, nako-cover na lahat. But our production went from 1,000 a day, I think nasa 15,000 a day na ngayon. We're ramping it up to 25,000 a day. Sari-sari naging problema nung umpisa, from the supply, to sino magre-repa, kung paano, pero naso-solve na po yan. And I guess sa ibang lugar po, may mga logistical o financial reasons din, no? But sabi nga ng Pangulo, kung kailangan utangin muna, at gagawa natin ang paraan, no? So lastly, I also want to address lang yung sa COA. Thank you very much, Chairman Aguinaldo, at sa lahat po ng kawaninang gobyerno, lalo po sa COA, na nakikipag-usap kayo ngayon sa mga ahensya para sa liquidation. So katulad po dito, ang pakiusap namin, turnover sa asosasyon, tapos pipicturan na lang nila bahay-bahay.
Kasi po, kung gagawin po natin yung usual na papipilahin sila, ede baka kumalat yung virus. Ngayon yung virus po ay nag-survive din for a few hours to a few days, depende kung anong surface. So ayaw din natin magpasa-pasahan ng ballpen at liquidation at magpirmahan pa. Eh halos naman lahat ng tao may cellphone, so picture nung bahay nandoon, no? So yes po, napakawalang niya naman nung kusino man ang mangungurap o gagawa ng kalokohan during this time of national emergency. So we do need accountability. But gawin po natin yung accountability in the way na hindi kumalat po yung virus, no? Kasamahan ko sa Pangasinan, brother ko po, kailangan niya, sakit po. Sige po, babasahin po namin yung mga comments nyo and we'll contact you directly kung tingin namin directly namin kayo matutulungan. Kung hindi, we'll try na ipaabot sa inyong mga opisyales. Pero asahan nyo po, in the next few days po, mararamdaman nyo po ang bayanihan to heal as one act po. At talagang order ng ating Pangulo ay dali-dalian po na i-implemento hanggang po. This is a worldwide event, mga kasama, no? Worldwide po ang crisis. Worldwide po ang public health emergency. So ang mga complaints natin dito, pagkain, PPEs, pagbagal ng ekonomiya, yung mga matigas ulo, abusadong politiko, etc. That's happening all around the world, no? It's no excuse. We have to show that we're better than others, but to do it, we need your cooperation. So yun po ang ending ko today, di ba, na nagdadasal tayo at yung hindi wala sa kapangyarihan natin, Diyos na bahala. But it's in our power to cooperate. So let's all please cooperate. God bless you po. Take care po.